Inilabas na ng COMELEC ang pinal na desisyon sa disqualification case laban sa nanalong gobernador ng Albay. May ulat si Joy Salamating. Nagdarating sa Kapitolyo ng Albay ang mga residente mula sa iba't ibang bayan para ipakita ang pagsuporta sa kanilang inihalal na gobernador na si Noel Rosal. We are fighting for Governor Noel Rosal. Kami po talaga naglalaban dito. Kaya pa nandito, since Friday nandito na po kami. Sumuporta ko para maging governor siya. Ang gusto ko, maghanap kami ng desisyon, maghapon kami rito. Hindi lang ako nag-iisa, marami kami. Noong nakaraang linggo, naglabas ng pinal na desisyon ang Commission on Elections na guilty si Rosal sa paglabag sa Omnibus Election Code nang mamahagi siya ng pinansyal na ayuda noong panahon ng kampanya. Ayon sa COMELEC, magkakabisa ang desisyon 5 araw makalipas na matanggap ang kopya nito. Maliban na lamang kung pipigilan ito ng Korte Suprema. Sa aming pong panalangin, sana po pagbigyan ng Korte Suprema na mabigyan ng pagkakataon ng ating mahal na gobernador para po may pagpatuloy ang kanya pong serbisyo na naumpisa niya na dito sa Albay. Noong Biyernes ay naghain na ng petisyon sa Supreme Court ang kampo ni Governor Rosal. Business as usual pa rin ngayong araw sa provincial capital. Nakahanda naman umanong sumunod sa legal na proseso ang gobernador. We will just continue working. Hindi naman ibig sabihin naka-receive na ng certificate of finality sa Facebook, bababaan na po siya. May proseso po tayong sinusunod. Landslide win ang naging hatol ng bayan noong Mayo sa Albay para kay Rosal na nakakuha ng higit 469,000 na boto laban sa pumapangalawa na si Al Francis Bichara na nakakuha ng higit 238,000 votes. Umaasa ang kampo at mga supporters ni Rosal na kakatigan ang kanilang petisyon na inihain noong Biyernes na humihiling ng TRO sa Korte Suprema laban sa naging desisyon ng COMELEC. All we have to do right now is pray and hope that the processes are followed. Man proposes, God disposes. Giit ng kampo ng gobernador na bahagi ng pamamahagi ng financial assistance noong panahon ng pandemya ang ibinigay na cash incentive sa mga tricycle driver at senior citizen noong siya ay mayor pa ng Legazpi City. Joy Salamatin para sa Bayan.